What is up, Pusha fam? This is your boy, Paolo Busa, for another vlog. So, nakikita nyo naman, oh. Napakaganda. Elegant tingnan. Sobrang solid. BMW GS Adventure 1250, no? Ah, 1250. Nga pala, ito nga pala ang owner ng BMW GS 1250, which is si Mr. Mark. Hi. Subscribe din kayo sa channel niya, Marky Rider. Marky Rider. Yeah, subscribe ko. Andito, oh. Yan, oh. Subscribe niya yan, ha? Alright, simulan na natin. Tanong na ka, Sir Marky Rider, magkano ba ang SRP ng BMW GS? Ang presyo nito, yung GS Adventure is 1.7 million. 1.7 million. Ito na yun yung Adventure. Yung... Pero worth ba ng 1.7 million itong botol na to? Sa tingin ko, oo, para sa akin. Kasi nandun na lahat eh. Lahat ng pwede mo ilagay sa motor. Oh. Kung papapiliin ka nga daw kung anong motor ang... para sa iyo, kung isang motor lang pwede mong piliin, ito na yon kasi kaya niyang gawin lahat. Lahat, no? Bilis, yung comfortability, comfort, rough road, pwedeng-pwede lahat na. Sabi nga nila, ang BMW daw eh, pang beginner bike. Bakit? Kasi lahat na ng technology na nandun para sa mga beginners na katulad natin hindi pa ganun kaalam mag-bike. Nandun na lahat sa BMW. Kahit nga S1000RR daw eh. Nandun daw. Very safe eh. Very kasi safe. Tulungan ka ng electronics niya. Ride-by-wire nga yung sabi nga nila. Okay. So ito ay Adventure GS 1250. Kasama na yung mga bracket na binala ni Sir Mark. Pag binili mo kompleto na may bracket na, may fog lamps. So Sir Mark, ano ba yung mga magagandang reviews dito, mga features nitong bike na to? Number one, ang maganda dito yung syempre yung mga electronics. Marami siyang modes, meron siyang rain mode, dynamic, road, at saka enduro. Tapos plus may plus 2 pa na pag may lalagay ka doon sa dito sa ilalim ng upuan niya. Meron siyang Pro Dynamic at saka Pro Enduro. Okay. Balita ko ano daw to, ah, para electric suspension daw tong motor na to, ah. Oo, kasi kasi usually pag nakita mo kasi siya, napakalaking motor, medyo intimidating siya. Pero actually hindi pagka nagamay mo na siya kasi na-adjust yung ano niya, yung height. Pipindutin mo lang yung may button doon na may parang spring. Pusa siyang bababa, na-adjust yung suspension niya. Tapos pwede mo rin siyang lagyan ng upuan na low seat. Tapos na-adjust din yung seat niya, pwedeng mas mababa, pwedeng mas mataas. So itong BMW GS talaga, it depends on your height kung anong gusto mong setup, no? Kahit yes. Mababa ka pa, kaya. Actually meron akong katropa na nasa 5.4 na lang yata siya. Ganito motor niya, kayang-kaya niya. So regardless ng height niyo, ito BMW GS is the is a must bike, no? Ang yun, brother, itong BMW GS, siyempre, almost all of the bikes na days na linalabas, may ABS na rin, traction control. So, for sure, meron din itong BMW GS na to, no? At saka, ano din siya, meron siyang ABS. Yung ABS niya na switch off mo, kasi, siyempre, pagka off-road, mas maganda minsan i-off mo yung ABS. Off yung ABS, lalo na sa likod. Tapos meron din siya ESA. Parang yung mismong electronics na nag-a-adjust ng suspension niya kung ano ang kailangan eh. Mm-hmm. Ayun, yun ang maganda dito sa BMW kasi electronics talaga. Baga yung motor na bahala sa iyo. Oo nga. Hindi kayo tutumba. Tapos Sir Mark, anong ilang fuel tank capacity ba nitong BMW? Napakalapad do. Napakalapad nung tanke, oh. Kaibang klase, oh. Ganito kahaba, oh. Parang kalahating metro, eh, no? Ito yung GS Adventure. Yung meron kasing GS standard, ang pinakabi nila, ito yung tanke. Ito sa Adventure, 30 liters capacity. 30 liters capacity. Oh. So, makita mo ang lapad. Yung GS standard is nasa 20 liters ang pinakaiba. Yun lang pinakaiba. 10 liters difference din, no? Kundi mo masama ilang pag nag-full tank ka ba ilang magkano yung magkano na aabot? Actually hindi ko pa na full tank eh kasi sabi sa akin ng sa BMW
i-plan mo yung trip mo kasi pagka okay. pinuno mo palagi tapos malapit lang yung biyahe mo, medyo mabigat. So, sabagay, tama nga naman, mabigat ka na, 30 liters dagdag sa bike mo. No? Oo, pero yung bigat na yon pag nakahinto lang, kasi ito, maski puno yung tanke niya, mas magaan siya compared sa ibang motor, ang handling. Ah, pag umakita ka talaga mismo, no? Oo, kasi talagang na-experience ko na pag nilikuliko mo doon, para lang siyang enduro. Oh, okay, okay, okay. Mas mabigat pa yung isa kong motor, yung Z1000. No? Oo, or ibang, maski yung Versys 650 ko, magaan na yun, ha? Pero mas magaan pa ang handling neto kaysa doon. Ilang kilograms to, brother? Nasa 250 kilos to eh. 250 kilos to, so fam. So, right, when it comes to tire pressure naman, namomonitor mo siya sa screen, di ba? Namomonitor siya sa screen. Kung ilang ba measurement ng hangin mo? PSI ba tawag doon? Oo. Nasa, may... Kasi usually sa atin mga rider minsan paiba-iba tayo ng gusto ng tire pressure. Siya nagre-recommend na siya doon sa monitor. So pagka bumaba doon sa recommended ng BM, saka siya umiilaw. Tapos for sure itong bike na to is may cruise control technology to, no? Oo. Usually sa mga high-end na motor meron talaga siyang cruise control. Kala ko nga dati pag cruise control pang automatic lang. Ito manual meron din pala ang cruise control. Pero ako po sa family based on my personal experience sa cruise control na to. Sobrang kasi nagamit ko si Boss Vic na magamit ko yung ZH2 niya. Ah, oo. Napaka-angas talagang kahit iset mo na ng 100, hindi ka na magpiga, tuloy-tuloy. Ah, 100. Okay na, kahit si Boss Vic nga minsan nag-aayabang pa sa akin, no hands pa no no hands. Pero sobrang okay yung cruise control pag mga adventure, long ride. Sobrang sulit talaga itong cruise control technology na to. Tapos, this is a 12, sabi ko nga kanina, 1250. Smooth transition itong engine to. Kinaganda sa boxer engine, very smooth siya. Kumbaga, gentleman to eh. Dahan-dahan at saka smooth, pero... Ang malakas ang torque nito eh. Doon ang power niya nasa torque. Kasi more on adventure. Kahit dual camshaft lang, no? Kasi yung sinasabi ng tao, dual camshaft lang siya. Hindi siya tulad ng yung parang pag sa inline 4 na Ugo. Oo, oo. Pero yung tunog niya meron din parang ano eh, sipol konti eh. Oo. Oh, yun ang minsan hinahanap. Pero for adventure bike kasi hindi mo kailangan yung tunog. Iba yung ano eh, iba yung feeling ginagawa nitong BMW eh. Ito yung gusto kong feature dito kasi maski marami kang high-tech na features, ito napakasimple pero very useful. Kasi pagka dumaan ka ng expressway, ayaw ma-read nung ano mo, nung RFID mo. Oo. Ganun mo lang, andito na yung card holder. Oo. Okay. Pera pambayad sa tollgate. Andiyan. Ang hirap kasi matagal pag dukot ka ng dukot pa, 'di ba? Ayos na. So, simple pero very useful siya. Saka madali sarado, madali buksan. Simple yung mga minsan yung mga minsan yung mga simpleng bagay busang fam. Yung pa yung nagpapa saya sa atin din, you know? Malilit na bagay. Pero ito, grabe, okay na to, card holder niya. Tapos may Bluetooth connectivity na rin siya dito. Diba? Oo. Okay, okay, ito buso fam yung tiyan niya, display niya. Click mo lang yung... mo lang sa phone mo, no? Sa phone mo. Dito mo siya i-coconnect sa settings. Okay. So, dyan. Hanapin mo lang yung connections. Tapos, ayan, mobile device. Sa ngayon, hindi tayo nakakonnect. Pero pagka i-connect mo siya, mag-connect yan, ayan, Huawei. Ayun, lumabas na. Tapos, pagka meron kang yung mga intercom na Bluetooth, like Sena or Cardo, pwede rin. Ayan, kukonnect din siya dito. Pati sa passenger. So, pwede sabay-sabay i-connect? Oo, pwede. Ito pala yung cameraman namin. Shoutout sa'yo. Ayan. Sir Marky, ano pa ba yung mga features na meron dito na sa TFT na makikita namin? Ayan. Ayan. Connection mo sa phone mo, sa cellphone. Pag may tumawag sa'yo, lalabas na dyan. Tapos, kung naka... yung Sena ka, yun, diretso na yun. May pipindutin mo na lang dito, sasagot na siya. Okay. Ayan. Tapos meron din siya music,
Music meron, ayan. Tapos may navigation pa sunod no, no? Oo, navigation. Yung music, yan, pagka na, dun sa cellphone mo, nakakonect, tapos nakasena ka, yun, pwede ka magpatugtog. Tapos yun, navigation. Meron din kasi yung BMW na application, libre yun, download mo lang. Kahit offline, sir, pwede, you know, navigation? Oo, alam ko pwede. Oo, okay. Parang built-in app na ng BMW navigation. Oo. Ayan. Tapos okay. Ito, my vehicle. Ayan. Makita mo lahat ng gusto mong makita dito. Ayan, tire pressure. Ah, kompleto, no? Oil. Ilang odometer ka na. Odometer, voltmeter. Lahat ng ano, mga kailangan mo. Ayan, may journey. Computer, oh. Pati break time, pag iset mo siya kung kailan mo gusto mag-alarm para magpahinga ka. Sa dip, yung heating. Oh. Para iinit siya pag malamig. Ah, okay. Pero parang sa atin sa Pilipinas, di natin kailangan yun eh, no? Oo. So, pero may one time na isip ko kailangan, nung nag-ride kami ng Baguio at saka, Bontok. Ah, oo, kasi malaga, malamig doon, oo. Oo, pami time, pero... Mostly dito sa bansa natin. Oh. Hindi eh. Pero okay na, at least pag may heated grip ka na, punta ka sa Baguio. Ayan, no? Oh. Ay, nararamdaman ko. Linit na, no? Oo. Oh. Tapos na-adjust din yan kung gaano kainit. Ayos, ayan, busa pa, ramdam ko yung init, oh. Ayan, 2, 1. Ah, dalawa lang pala, ayan, 2. 2 yung pinakamainit, pero mainit siya, busa pa. Kung nakaramdaman nyo lang yung nakaramdaman ko. Okay, ganda. First time ni Kuya Marky Rider maka-try ng sports bike. Oo. Malayo. Alam niyo ba yung dahilan kung bakit? Baka kasi maisipan niyo i-swap sa BMW. Kung naalala niyo yung isa sa mga vlogs ko na sumakay ako doon sa Mustang. Ayun po yun, no? Ayan po yun. Yan, sa humble owner na si Sir Mark. So, tatayin na natin itong BMW GS. Kaso, nagiging parang taong bundok ako. Hindi ko alam kung paano gawin. Ano lang, ito. Ah, ito, toto. Yan. Ito lang siya, pindot, tapos okay na yan. Oh, ayan. Pindot lang. Basta as long nandito na yung susi mo. Ilalagay ko na lang siya dito para mas safe. Ayan. Siyempre, Lord, gabayan niyo ako. Hindi, for sure naman kaya ko to i-maneho. Okay? Sobrang excited na ako. Ibang klase talaga tong BMW. Okay, on na muna natin. Alright. Wow. Solid. Woo! Nice bike. Okay, so ngayon naman sumampa na tayo dahil oy, abot na abot ko siya. Low suspension. Yan oh, low suspension siya. Okay, try natin i-drive. Ride by wire to lahat ng ano BMW ride by wire kaya napakaganda tingnan. Ayan o. Wow, 256 kilograms pero ang swabe yung maneho. Uy, grabe. Kamusta kaya si Kuya Mark doon? Grabe o, sobrang komportable ko. Di pa kami umaandar ng sobrang ito ha. Okay. Next time, mararide din natin ito sa expressway. In Jesus name, law of attraction lang, magkakaroon din tayo ng adventure bike 1000cc, okay? Kamusta? Saan tayo? Dito. Una ka na bro? Okay. Wow, si Kuya. Okay. Woo! Solid. Oh my god, kinikilig ako. May ultimate dream bike BMW GS. Nakita ni Kuya na nakasmile ako. Uy, nandun din yung hataw. Tino mo. Wow. Tino mo, sobrang lakas yung hataw. Naka-heated grip pala to, no? Pansin ko sa kanya, ang bigat niya, syempre pag tinutulak-tulak namin. Pero pagdating dito, ang pag binamaneho mo na siya, sobrang gana lang niya imaneho. Grabe oh. Solid. Wow. Kahit sa humps oh, parang hindi ko maramdaman masyado yung humps. Woo! Siguro sarap siguro yung hataw nito sa expressway.
walang araw, magkakaroon din tayo Busa Farm na ganito. Tagahan nyo sa bato. Step by step. Never give up on your dreams. Lagi kong sinasabi sa inyo, Busa Farm spirit, okay? Tapos, ito yung bike na to. Kwento ko lang sa inyo, Busa Farm. Itong bike na to is, ito yung tipong bike na hindi ka itutumba. Okay? Grabe yung technology niya, may grabe yung technology nitong BMW. Sabi ko nga parang beginner's bike na nga to eh. Kahit beginner ka palang magmotor, parang para sa ito kasi lahat ng safety features nandito. ABS, traction control, ride by wire. Tingnan mo, ihahataw ko ng first gear to. Umaangat yung gulong oh. Oh, grabe. Tapos kung ibabanking mo ng ganito, uy, little banking lang, pwede naman. Pero ibang klase nito. Kung maghahanap ka ng bike na power, comfortability, adventure bike, ito yung bike na to. Ito ang re-recommend kong bike, alright? Actually, di ako nanibago sa bike. Parang siguro pag nagbi-big bike at ewan ko, so sobrang dali niya i-maneuver and ayun oh. So sobrang dali niya, okay lang naman siya. Hindi ako naninibago. Hindi katulad nung dinarive ko yung ZH at saka ibang bikes na na-drive ko. Ito parang basic, kumbaga. Grabe oh. Pagliko mo siya, hindi siya katulad ng sports bike na hirap iliko. Naliko ko siya ng isang beses kung sports bike yun. Siguro matras-atras pa akong ganun. Okay nga natin to. Grabe, naalala ko nung nagbagyo kami, may kasabay kami ng GS, binabanking talaga nila eh. Ang lupit nila. Pag ito, din dumagan sa'yo, 256 kilograms to. Diyos ko, Lord. Wow! Busa Farm, di pa ako nagsa-second gear niyan, ha? Uy, grabe, oh. Woo! Grabe, nakita niyo, nalilin ko ng baba. Ang lupit itong bike na to. BMW GS R1250 Adventure Bike. Grabe, ang dali niya iliku-liku, oh. Wow. Oh, kahit sa lubak-lubak, hindi mo sakit. Pati upuan niya, grabe oh. Sobrang sarap sa pakiramdam, ibang klase. Wow, auto-blip na rin pala siya, no? Of course, for a 1.7 million bike. Dapat auto-blip na rin to. Ah, ito ang problema ko sinasabi Busa Farm. Pagdating sa singitan, dito na ako mahihirapan, panigurado. Pero hindi siya mainit sa pakiramdam, ha? Yung ano, hindi katulad ng mga Ducati, sobrang init na konting ano malang ang init. Ito hindi, in fairness. Nga pala Busa Farm, height ko is 5'6", naka low seat suspension to. So, naka low seat pala to. Tapos yung suspension nito, pwede mo taasan, pwede mong habaan, depende rin po sa inyo. Meron dito, ito yung spring button na nakikita nyo sa baba ng ABS. Ay, binangking ko ng konti. Wow, banking konti. Wow, sobrang ano, nimble oh. Ang very agile siya yan o, tinan mo, di ba? Lupit, parang hindi kayo tinutumba nitong motor na to eh. Confident ka? Wow, solid. Technology na may ibang bagong bikes. Pero ito, it has a lot of features, technology na isi-save ka talaga no matter what. Wow! Yung rear brake niya makapit ah, in fairness. Swabe. Oh, yun oh, yung rear brake nyo oh. Kuya, sobrang solid tong bike na to. Okay na okay. Sige kuya. The best bike I've ever ridden so far in my entire life. Seryoso to Busa Farm. For the price of 1.7 million, di ka pa mag-enjoy dito.
Di ko siya nahataw, bitin. Pero okay lang po sa fam. May next time pa naman. At least na-experience natin to sa city riding. Next time siguro pag law of attraction in my dreams. Lalo kung ano, parang nag-burn yung fuel ko para sa dreams ko. Alam mo yung ganun? Lalo kang ano, parang lalo kang lalo na susunog yung ano mo, dreams mo na na matupad to, matupad. Ayan, pwede na to. Wow, kuya. Tingnan natin to, mabilis. Wow, swabe lang. Grabe, pati pag ganun, swabe lang. Komportable, no? Oo nga eh, grabe talaga. Ibang klase, kuya. Alam mo, buong ride ko nakangiti ako, kuya. Sobrang ganda. Sports bike. Ganda ng tunog, lalo na pagka... Binibirit mo, no? Binibirit mo, sabay engine brake. Oo. Oh. Ganda. Si kuya, nagtatrack yan, kaya mahilig rin nyo sa ganun, mga hatawa-hatawan. Alright po sa ma'am, dito na kami sa Black Scoop Cafe. Konting kape lang kami with Kuya Mark. So far so good. Alam mo kuya, sabi ko sa vlog ko, lalong nagbaburn yung passion ko sa dreams ko na maabot ko dahil sa bike na nasakyan ko kayo. So mamaya na lang po sa fam, ha? Alright po sa fam, medyo tapos na kami dito sa BMW. Alam ko sinabi ko sa intro ko pang beginner's bike. Bakit hindi? Kung may pera kayo, no? Kung may pera naman kayo, bakit hindi kayo mag-GS? Pero yun lang yung 2 cents ko about this. Pwede itong pang beginner bike, di ba kuya? Oo, itong pwede. BMW, pwedeng-pwede sa technology features. Anyway, tapusin ko na rin yung vlog ko dito. Sana na nagustuhan yung content na to. Gusto ko rin ipasalamatan itong Skintopia na may bibigay sa akin. Ito, napakaganda. Yan ang laman yan. Ano to, package kuya? Oo, package. At si Marky Rider nga pala ang may-ari ng Skintopia na yan. Yeah. Skip the filter, feel the confidence. Yan. Kasi sa panahon ngayon, puro filter eh, no? Instagram, oo. TikTok. Pero for this beauty products, ano ba kuya, inaasar mo ata ako eh. Parang kung gusto mo, kailangan ko ata ito. Nakabili ako ng GS dahil dyan. Kakabenta ko ng mga sabon. Ito just to si, inspire. Ito si Kuya Mark, isa sa mga reason na inspiration din natin. Kasi, sisipin mo sa mga gantong products, nakabili siya sa mga, yan, katulad nito, BMW GS. It's open nga pala for reseller, no? Dealers ang Skintopia. Mm-hmm. Marami rin yumaman na rin, mga members. Kung gawin yung inspirasyon na makabili ng big bike, dahil sa pagnenegosyo. Lahat naman ng negosyo nagsimula sa maliit. Sabi nga nila, even giants started small. Yeah, that's true. Yeah. Yeah. Thank you very much, sir. Thank you rin sa magagamit ko to kasi umiitim na ako. Kakamotor ko, pero kailangan na to kasi sinasabihan na rin ako ng misis ko na kailangan mag-ayos na rin kasi puro sa rin yung ano ko. Para ano, payagan palagi ni misis na mag-ride. Pangregalo nyo. Tama. Ito rin, para kay Mrs. Pinto. Yeah, Pintopia. Ayun. Eh, maraming salamat po sa fans sa panonood ng vlog nito. Sana nagustuhan nila yung BMW review natin tsaka first impression ride ko. At kuya, sana next time, pwede ko madaray sa extra sway. Oh, no problem. Thank you very much, Busa Fam. Subscribe din po kayo kay Marky Rider sa at sa akin. And don't forget to hit that notification bell button. Anong pangalan ng GS mo? Wala pang pangalan. Comment down below ko anong pwedeng pangalan ni Kuya Marky Rider. Bye-bye, GS. Thank you. Nag-enjoy ako sa inyo sobra. Tapusin ko na yung vlog ko dito, Busa Ma'am. Busa signing out. Peace. Takpan mo na, Kuya.